Hello mga ka-plantits! Ngayon ay ipapakita ko kung paano magparami ng dwarf santan. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, baka naman, please like and subscribe and click the bell button. Una, mag-cut tayo ng cuttings ng dwarf santan. At ito ang pinili ko, yung mga stem niya na matigas para masigurado na mabuhay kumpara sa mas batang stem ng santa. So let us see. Gagamitan natin siya ng loam soil para sa dwarf santan kasi ito ay mas organic, mas maganda at mas mataba para sa mga halaman. Babasain ang loam soil bago itanim ang mga cuttings ng dwarf santan. So ganitong ginagawa ko, dinidiligan ko muna. Binabasa ko ang loam soil or any na lupa na gagamitin para sa pagtatamnan ng halaman para hindi matuyo. Itatanim na natin ang santan. Bali itutusok lang siya. After maitanim, so diligan din pa rin natin ng konti. And then, babalutin siya ng plastic. Ibubuhol ko rin para mas intact, close, walang singawan. So, antayin natin. Ito ay good for 2 months. Kaya natin siya binabalutan ng plastic ay para hindi malanta or hindi mag-dry or mahulog yung mga dahon at mga bulaklak niya. Same at yung pagtanim natin, same siya sa kalalabasan niya. So let us check after 2 months. Ito na siya after 2 months. Ito na siya, hindi na lang tao na tuyo ang mga dahon at bulaklak. Hindi din namatay. So buhay na buhay siya sa 2 months. Kaplantits, ito yung easy way ko kung paano magpropagate ng dwarf santan through cuttings. Kaplantits, sana may natutunan kayo ngayong araw na to sa cuttings ng dwarf santan. Kung gusto niyo pa po ng mga ganitong klaseng videos na tips sa paghahalaman, please comment down below and please like,
subscribe and click the notification bell. See you sa next video!